Now, all these stories belong to you. They have a name. Ang ilang mga Shiny Zodiac ay may mas malakas, mas matindi na pagkatao kesa sa iba, na ginagawang mga pinuno at karismatik na mga politiko o kilalang tao. Sa mga tweed, ang mga Zodiac sign na ito ay maaring isalang-alang na mas malakas sa isang panlipunang kahulugan. Tingnan natin kung sino sila. Pero, sino nga ba ang makapangyarihan na Shiny Zodiac ngayong 2020? Kung first time mo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Una, ang mga taong pinanganak ng Year of the Ox. Ang mga oxen ay likas na pinuno na may malaking impluwensya sa mga nakapaligid sa kanila. Ang mga ito ay organisado at may kasanayan. Natagpuan nila ang kanilang katuparan sa mga propesyon tulad ng mga nasa military, hairdressers o politiko. Karamihan sa mga oras na patunayan nila na maging mahinahon at magparaya. Ngunit meron silang mga sandali na ginagawang isang bagay sa diktatorial na paraan. Sila ay masigasig at mapanlikha. Sa Year of the Metal Rat 2020, ang mga Zodiac sign na ito ay may posibilidad na itaguyod ang pambansang exclusivism o pagkamakabayan. Sila ay napaka-vocal sa politika at nahihirapan silang tanggapin na ang mga bagay ay hindi palaging naaayon sa kanilang kagustuhan. Pangalawa, mga taong pinanganak ng Year of the Tiger. Ngayong 2020, ang mga taong pinanganak sa Tiger Zodiac sign ay madaling humanga, emosyonal at madamdamin sa pag-ibig. Kadalasan, ang mga ito ay may posibilidad na hayaan ang kanilang mga sarili na madala at maging matigas ang ulo sa itinuturing nilang mabuti. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay tinuturing na mga rebelde. Sa pangkalahatan, mahusay sila sa mga posisyon na pamumuno, hindi pangkaraniwan ng mga propesyon, tulad ng explorer, matador, barman o inventor. Ang mga pinanganak sa taon ng tigre ay mapagbigay at matulungin. Isinasaalang-alang nila ang nadarama ng ibang tao at inaalok nila ang kanilang tulong lalo na sa trabaho. Meron silang malayang isipan. Sila ay laging naghahanap ng kasiyahan at kalayaan. Pangatlo, mga taong pinanganak sa Year of the Dragon. Ang Shiny Zodiac ng taong 2020 ay naglalagay ng mga dragon sa isang napakakanais-nais na konteksto. Ang mga taong matatapang na ito ay may kapalaran na napapaligiran ng mga bagay na perpektong ginagawa para sa kanila. Ito ay dahil lagi silang natutukoy at handang gawin ang dapat gawin upang magtagumpay upang makakuha ng kalamangan. Ngayong 2020, ang mga hula ng Chinese horoscope ay nagdadala ng magandang balita para sa mga dragon tungkol sa taon ng daga bilang isang kanais-nais na taon para sa pagtitig ng isang bagong trabaho. Maaari itong maging mahusay na taon para sa isang bagong kabanata ng kanilang karera. Ang mga dragons ay puno ng lakas at sigasig. Tinig, mahilig silang kumanta, makipag-chat at kung minsan ay chismisan. Meron silang isang katalinuhan at sila ay mga perfectionist na ginagawang mahigpit ang mga ito lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mga dragons ay may talento at likas na matalino sa sining, teologikal at pampulitika na aspeto. Malaki ang impluwensya nila sa mga nakapaligid sa kanila dahil sa kanilang personal na kagandahan. Pang-apat, mga taong pinanganak ng Year of the Snake. Ang mga snake ay may higit na kakayahan sa pag-unawa at paghusga ng mga katotohanan, kaakit-akit, mapangarapin at may kakayahang debosyon. Halos hindi mabigo ang kanilang intuisyon. Ngayong 2020, natagpuan ng mga ahas ang kanilang profesional na katuparan bilang mga guro, filosopo, manunulat, psychiatrist o accountant. Sa karamihan ng mga kaso, meron silang matibay na paniniwala sa moralidad, lalo na tungkol sa mga tao sa kanilang paligid. Ang mga ito ay puno ng sorpresa at pagpipino. Ang 2020 ay isang taon na nakatuon sa pag-unlad ng profesional. Isang pag-unlad kung saan ang mga snake ay makakakuha ng isang mas bukas sa saloobin tungkol sa kanilang mga katrabaho. Panglima, mga taong pinanganak ng Year of the Horse. Ngayong 2020, ang mga kabayo ay napakaaktibo at masipag. Gusto nila ng kalayaan. Sila ay matalino at magiliw. Ngunit, kailangan nilang maiwasan na mahulog sa bitag ng pagkukunwari at ang pagkahilig ng isang labis na pagmamalasakit sa kanilang personal na interes.
Ang mga kabayo ay maaaring makahanap ng kanilang tagumpay bilang mga tagabuo, siyentipiko, makata o politiko. Mapagbigay ang mga ito at meron silang isang malaking puso, kahit na madalas na sila ay walang pakiramdam at hindi matatag. Ang kabayo ang tanging zodiac sign na maaaring magbago ng napakabilis. Ang opinyon tungkol sa mga bagay, kaganapan at mga tao. Ang kabayo ay mga taong laging mahanap ng mga bagong karanasan. Kung ang kanilang trabaho ay nagpapahiwatig ng pagbabago, ngayong 2020 magkakaroon sila ng mataas na posisyon. Kung hindi man, sila ay nababato at may hilig na baguhin ang kanilang mga trabaho ng mas mabilis kesa sa nararapat. Sa buong taon na ito, ang mga taong pinanganak ng horse na zodiac ay magkakaroon ng likas na ugali na manipulahin ang mga sitwasyon na may layunin na makakuha ang nais nila. Pang-anim, mga taong pinanganak ng Year of the Goat. Ang 2020 ay isang perpektong taon para sa mga pinanganak sa ilalim ng kambing. Ayon sa Chinese horoscope, ang mga kambing ay kaakit-akit, pino at may talento. Ngunit madalas nilang ipinapakita ang kanilang hindi kasiyahan kapag ang mga nasa paligid nila ay nagkakamali. Meron silang propensidad na makita ang lahat sa isang mabagsik at nakakalungkot na ilaw, at gustong-gusto nila ang kaginhawaang material. Ngayong 2020, ang kanilang mga lakas na puntos ay ang kanilang kakayahang kumita, pagkamalikhain at talento. Karaniwan silang maluho at maswerte. Kinamumuhian nila ang mga limitasyon at hadlang sa anumang uri. Maaari kang magkaroon ng iba pang opinyon mula sa amin. Kaya huwag mag-atubiling magbigay ng puna at ibigay sa amin ang iyong mga kadahilanan kung bakit sa palagay mo ang zodiac na iyon ay makapangyarihan sa lahat. Aantayin ko ang iyong comment, kapakbet. Tandaan, ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutan magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet!